Dahil sa kalbaryong ininda ng mga customer ng kumpanyang Manila Water, iminumungkahi ngayon ng MWSS na huwag munang maningil ang water concessionaire ng konsumo para ngayong Marso. May isa pa silang pinag-aaralang pakonsuelo sa mga naperwisyo, narito ang pagtutok ni Lea Reese. Total at abot-abot na aberya naman ang naranasan ng mga customer ng Manila Water. Hinihiritan ng MWSS ang water concessionaire huwag nang maningil ng konsumo ng kanilang customers ngayong Marso. Ang pakiusap ko would be for the entire period na may problema, kung pwede, huwag muna sila magsingil. Alam po natin ang sitwasyon ngayon na sana makatulong po sa ating mga consumers. Bukod dito, pinag-aaralan din ng MWSS na utusan ng Manila Water na magbigay ng rebate sa kanilang customers. Alinsunod ito sa concession agreement. Nakasaad dito na matapos ang 15 araw ng water interruption na nakaapekto na sa kapakanan ng publiko, maaari nang i-penalize ng MWSS ang water concessionaire. Sang-ayon sa concession agreement, katumbas ito ng 25% ng kabuang gastos ng Manila Water para manumbalik sa normal ang kanilang operasyon. Sa Sabado, March 23, ang 15 araw ng water interruption, padadalhan ng notice ang Manila Water sa Lunes. 15 days if public health will be affected. Since I am sure all of you will agree, 15 days now, may public health is now being affected. Noong pagdinig sa Senado noong Martes, sinabi ni Manila Water President and CEO Ferdinand de la Cruz na pinag-aaralan na nila kung may pwede ba silang ibawas sa bill ng Manila Water consumers. Sa pagdaluniti sa Water Philippines Convention, inilatag niya ang naging problema sa supply ng tubig sa Manila Water concession areas at ang mga panandalian at pangmatagalang solusyon dito. Sa ngayon, 90% ng nasasakupan ng Manila Water ay may tubig na nang di bababa sa 12 oras kada araw. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.